Ma'am Plenda Gonzales, sana po mapanood nyo po itong reaction video ko na ito. Itong video ko na ito. Alam nyo po, sana bago tayo magkomento, pag-isipan natin ng 100 times yung ating sasabihin kung tama po ba. Ba? Kasi tayo, minsan kasi ugali natin, magaling tayo magsalita. So ang tanong natin, tayo ba? Mayroon na ba tayong nagawang tulong sa ating kapwa? Mayroon na ba tayong naipagawa kahit man lang isang bahay? Kahit isang housing project? Diba? Sana bago naman tayo magsalita ng hindi maganda sa ating kapwa, ay pag-isipan din ho natin. Napakaraming mga senior, pamilya, individual na nagigipit. Hindi lang si Lula Damiana. Kasi kung doon tayo magpupokus kay Lula Damiana, paano naman yung ibang nangangailangan? Eh, kayang-kaya ni Kuya Bal Santos Matubang tulungan si Lula Damiana. Katulad nga ng sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang, for life ang kanyang sustento kay Lula Damiana. So, bakit pa tayo magsusumiksik doon? Mga bagyo, minsan dumindol pa dito. Yung mga pabahay po, mga kalingap na pinagawa po natin, ni isa man, walang nag-collapse, walang bumagsak. Ang hindi ko lang po maintindihan, mga kalingap, at maunawaan, ito tanong ko lang po naman eh, bakit mayroong nanginira po sa mga pabahay po lang po natin? Wala man po tayong ginawang masama sa kanila. Sipin mo, gagawa ka ng mabuti, opo, tapos sisiraan ka ng isang tao, at sasabihin na yung bahay na pinagawa ni Kuya Bal, anytime pwedeng bumagsak. Yan po ang sinabi, ito mga kalingap ha. Natanong po si Veronica Ulib. Sabi niya, hello po, di na po ma'am. Iba na po nagpapagawa ng bahay ni Kuya Franklin. Ito yung tinawag kong attorney. Yan. Pero same sponsor. O, same sponsor ha. Pa din po. Giniba po yung dating ginawa po at sinimulan po namin ulit. Napakalaking bagay mga ka-idol, mga kakalingap na mayroong Kuya Bal Santos Matubang na lumabas dito sa ating bansang Pilipinas para tulungan yung ating maralitang Pilipino at damayan yung mga kababayan natin na talagang wala nang masasandalan sa panahong ito. Alam nating lahat mga ka-idol na napakatindi ng ating mga pinagdadaanan, napakabigat ng ating mga suliranin. At alam nating lahat na hindi lahat kayang solusyonan ng ating gobyerno. At napakalaking bagay talaga na mayroong lumabas na Kuya Bal Santos Matubang. Kaya sana, imbis na siya ay ating binabatikos, siya ay ating tularan na laang. Ma'am Plenda Gonzales, sana po ay mapanood niyo po itong video kong ito. At mayroon po ako sa inyong mensahe. So ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-idol, mga kalingap, at syempre po kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalingap Rab. So ayan mga ka-idol, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon, ang mainit-init na isyo. Ang una nga po ay yung issue about dun sa comment ni Plenda Gonzales. Pangalawa po ay yung pong dagsa ng mga YouTuber, ng mga vlogger sa bahay ni Lula Damiana. Pero bago po natin ituloy-tuloy ang videong ito mga ka-idol, ay muli po ako sa inyong maglalambing. Siyempre po, ang pinakamahalaga, pa-subscribe naman po at pahit ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Hindi na natin ito panatagalin mga ka-idol. Diretso na po tayo sa unang topic natin. Ako po ay magbibigay din ng sariling opinion ko, sariling komento ko about doon sa comment ni Plenda Gonzales mga ka-idol. At yun na nga, sa kanyang komento mga ka-idol, ay pinapalabas niya na marupok, mahuna ang mga pabahay ni Kuya Bal Santos Matubang at hindi ligtas tirahan ng mga senior citizen at ng iba pa niyang kanyang pinapatayuan. Alam niyo mga ka-idol, nung nabasa ko yun doon sa post ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang ipipage, ay talagang nakaramdam ako ng yamot, inis at galit doon sa nagkomento na yun. Kasi mga ka-idol, yung pa talaga yung na-comment niya, sa karamihan ng ginawang bahay ni Kuya Bal Santos Matubang, ayon nga sa kanyang mga sinasabi, minsan sa kanyang live, umaabot na sa 61 housing project, wala ni isa ang gumuho. Patunay lang mga ka-idol na maayos yung kanyang pabahay. At saka mga ka-idol, bakit ba ganyan yung ugali natin? Kung tayo ay nakakakita ng isang taong gumagawa ng kabutihan, bakit hindi na lang natin isupport? Bakit hindi na lang tayo magkomento ng maganda para sa kanya? O purihin natin siya. Bakit mas pinipili pa natin na mag-comment tayo ng masama? Di ba? Kahit ako mga ka-idol, nasasaktan ako. Kasi kabila ng ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang na kabutihan,
sa kanyang mga kababayan sa Bicol, ay mayroon pa rin taong ganyan. Mayroon pa rin taong insecure. Diba? Ma'am Plenda Gonzalez, eto po yung mensahe ko sa inyo. Bibihira po yung mga vlogger na kagaya ni Kuya Bal Santos Matubang, diba? Amayin natin, maraming vlogger na sikat, pero anong content nila? Puro pakyot. Puro tour sa kanilang milyon-milyon na bahay, milyon-milyon na sasakyan. Itong si Kuya Bal Santos Matubang, tumutulong, natutugunan yung ibang pangangailangan ng ating mamamayang Pilipino na hindi kaya ng gobyerno. So, ang dapat natin gawin, saluduhan natin siya. Diba? Maging proud tayo sa kanya. At ang maganda, maganda, purihin natin siya. Huwag natin siyang i-down. Huwag natin siyang ibagsak. Diba? Kasi sana, Ma'am Plenda Gonzalez, mapanood niyo po itong video na to. Kasi para sa akin talaga, hindi maganda yung komento niyo. Ma'am Plenda Gonzalez, sana po mapanood niyo po itong reaction video ko na ito. Itong video ko na ito. Alam niyo po, sana bago tayo magkomento, pag-isipan natin ang 100 times yung ating sasabihin kung tama po ba. Diba? Kasi tayo, minsan kasi ugali natin, magaling tayong magsalita. So ang tanong natin, tayo ba? Mayroon na ba tayong nagawang tulong sa ating kapwa? Mayroon na ba tayong naipagawa kahit man lang isang bahay? Kahit isang housing project? Diba? Sana bago naman tayo magsalita ng hindi maganda sa ating kapwa, ay pag-isipan din ho natin. Diba? Kasi mahirap naman ho tayo yung bigkas ng bigkas ng hindi maganda. Lalong-lalo na kung yung pinapatamaan natin ay yung taong gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Napakaraming vlogger po dito sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. At bibihira lang po yung kagaya sa content ni Kuya Bal Santos Matubang na tumutulong sa ating kapwa-maralitang Pilipino. Diba, mga ka-idol, mga kakalingap? Napakahalaga ng isang Kuya Bal Santos Matubang dito sa ating Pilipinas. Sobrang bigat ng ating suliranin kahit papano may Kuya Bal Santos Matubang na tumutulong sa ating kapwa-maralitang Pilipino. At aminin natin na hindi talaga lahat kayang solusyonan ng ating gobyerno. Magpasalamat nga dapat po tayo, Ma'am Plenda Gonzalez, dahil may Kuya Bal Santos Matubang na tumutugon sa ibang dapat tutugunan ng ating gobyerno. Tapos ganyan pa po yung sasabihin nyo. Sana po, sa susunod, mag-ulos diri naman po kayo sa inyong pananalita. Suwayan, mga ka-idol, mga kalingap, panoorin po natin yung isang pabahay ni Kuya Bal Santos Matubang at kayo na po ang umusga kung talaga nga bang marupok ang mga pabahay ni Kuya Bal Santos Matubang. So, tara na, let's go! Kahit anong bagyo ang dumating dyan, anong lindol yan, matibay pa rin po ito. Ah, di ba, sir? Matibay ba yan? Baka bumagsak yan. Matibay po yan, matibay. O, matibay po yan. Hindi man po sa kami po ay nangiinis o nangasar po sa inyo. O, kasi po, sa tagal po namin nagpapagawa ng bahay, pang 16 na nga po ito, wala pa mong bahay po na bumagsak. Wala pa po. Eh, hindi totoo yung sinabi ni Flenda Gonzalez, mga kalingap, na yung mga pabahay po na delikado sa mga senior citizen. Hindi po. So, ayan, mga ka-idol, mga kakalingap, kayo na po ang umusga. Kung matibay nga ba, kumarupok ang mga pabahay ni Kuya Bal Santos Matubang. So, ayan mga ka-idol, mga kakalingap, punta na tayo sa pangalawang isyo. Yung pagdagsa ng mga YouTuber, ng mga vlogger sa bahay ni Lula Damiana. So, bago ako magbigay ng komento mga ka-idol, panoorin muna natin yung part ng live video ni Kuya Bal Santos Matubang. So, tara na, huwag na nating patagalin mga ka-idol, let's go! Yung vlogger po ang nag-upload ng mga videos ni Lula Damiana halos everyday po. Kasi apat silang tao, isang grupo lang yan, parang magkamag-anak ata yan. Nag-aakit duman sa bahay at dyan sa palingki, no, naglalakad, binablog po nila. Ako po ay willing po magipag-collab sa inyo. Oo. At kung gusto nyo pong puntahan yung ating mga pagtulong dito sa amin, kung kayo malapit lang po, kaya bal, gusto ko pong dumalaw, gumawa ng reaction video, live, sasama ako sa inyo. Pwede po yan. Wala pong masamang tinapay po sa amin. Ang hangad lang po namin ay pagkakaisa, yung tulungan baga. Kasi ang ating pong layunin, tumulong kayo. Tumulong din po sa mga tao. Yun din po naman kami, makatulong din po sa ibang mga tao. Kasi kung tayo po magsiksikan sa isang mahirap, halimbawa po isang mahirap, pinuntahan ng isang vlogger, may pumunta pang iba, pinuntahan pa ng iba, isa dami po ng mga ilangan, ipaano sila, diba? Kaya ako po dito sa, pag kami rin ang pumunta sa isang mahirap, nakapunta po na sa kanila kasi sapat na yung tulong nila. So ayan mga ka-idol, mga kalingap, eto na yung komento ko. So
malinaw naman nating napanood at napakinggan yung video ni Kuya Bal Santos Matubang. Diba? Napakalinaw na sinabi niya, willing siya makipag-collab sa ating mga small YouTuber. Doon pa lang, napakaganda. Kasi mga kaayon, napakabuti ni Kuya Bal Santos Matubang. Ilang niya tinutulungan yung mga taong nangangailangan, yung mga senior citizen, pati na rin yung mga small YouTuber. Kasi ako mismo mga ka-idol, nakikita ko na sinishare niya sa kanyang epipage yung mga small YouTuber. Minsan nga yung small YouTuber, nasa 200 pa lang yung subscriber. Tapos pag isinishare niya sa kanyang epipage, ay nagiging viral yung kanyang video. Dumadami yung views. So, sa isang pag-share na lang ni Kuya Bal Santos Matubang, ay pwedeng ma-monetize yung isang small YouTuber. Kaya sana, respetuhin din natin si Kuya Bal Santos Matubang, mga ka-idol. Diba? Totoo naman talaga, mga ka-idol. Kahit naman, mga ka-idol, sa totoong buhay, diba? Kung pupunta tayo sa isang bahay, kailangan natin magbigay galang dun sa may-ari. Diba? Sabihin na natin, mga ka-idol, tayo ay pare-parehas mga vlogger. So, siyempre, mga ka-idol, magbibigay galang din tayo dun sa nagmamay-ari kay Lula Damiana. So, hindi ko sinasabing pagmamay-ari ni Kuya Bal Santos Matubang si Lula Damiana, mga ka-idol, mga kakalingap. Ang ibig ko lang sabihin, si Lula Damiana, si Kuya Bal Santos Matubang na ang nag-aalagang vlogger. So, tayong mga vlogger, may kanya-kanya tayong inaalagaan at inaasikasong mga senior citizen. So, ang message ko lang dun sa ibang mga YouTuber, na basta na lang pumapasok dun kay Lula Damiana, nang without permission, na katulad nga ng sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang, napupunta sa palengke, binibidyohan na, siyempre trending na nga si Lula Damiana, di ba? Okay lang naman mga ka-idol yung gumagawa tayo ng way para makakuha tayo ng atensyon ng mga viewers, ng mga subscriber. Yun nga, siyempre trending si Lula Damiana. Kaya lang mga ka-idol, yung punto ni Kuya Bal, at yung punto ko na rin mga ka-idol, ay dapat magkaroon tayo ng respeto. Sumangguni muna tayo dun sa pinakang puno kay Kuya Bal Santos Matubang. Lumapit muna tayo na, Kuya Bal, ganito, pupunta namin si Lula Damiana. Hindi yung basta na lang tayo magbabypass. Baliktarin natin yung sitwasyon, mga ka-idol. Kayo si Kuya Bal Santos Matubang. Tapos, ganun yung gawin sa inyo ng ibang mga small YouTuber. Di ba? Masasaktan din po tayo. Diba? Karamihan po sa atin nakakaalam ng sitwasyon ni Lula Damiana before punta ni Kuya Bal Santos Matubang. Naglilimahid. Talagang, sabihin na natin na madungis, mahirap. Ni isa man lang ba sa atin ay mayroong nakapansin? Di ba ho? Wala. Wala man nga lang nagvolunteer na umakyat sa bundok para tulungan si Lula Damiana. O, ngayon na sikat na si Lula Damiana, ngayon na trending na si Lula Damiana, bigla-bigla na lang tayong papasok. Bigla-bigla na lang tayong sasabihin na natin na pupunta tayo doon, bibisitahin natin si Lula Damiana, hatira natin ng pagkain. So, ang lumalabas kasi mga ka-idol, mga kakalingap, nababypass natin si Kuya Bal Santos Matubang. So, ang pinakamagandang gawin natin, makipag-cooperate muna tayo kay Kuya Bal. Kasi sabi nga niya, willing siya makipag-collab sa lahat ng mga small YouTuber na gusto din tumulong sa mga lola, sa mga senior na kanyang tinutulungan. Diba? Kasi totoo lang mga ka-idol, masakit talaga sa damdamin yung ibabypass ka. Totoo naman talaga, si Kuya Bal Santos Matubang ang nagpakahirap dyan, nag-akyat sa bundok kahit maulan. Kahit magka-durudarus-dus na dun sa mga tagilid na daan, pumupunta pa si Kuya Bal Santos Matubang para matulungan si Lula Damiana. At saka, sa totoo lang mga ka-idol, totoo naman yung sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang, napakarami nang naghihirap dito sa ating Pilipinas, hindi lang si Lula Damiana. Di ba? Napakaraming mga senior, pamilya, individual na nagigipit, hindi lang si Lula Damiana. Kasi kung doon tayo magpo-focus kay Lula Damiana, paano naman yung ibang nangangailangan? Eh, kayang-kaya ni Kuya Bal Santos Matubang tulungan si Lula Damiana? Katulad nga ng sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang, for life ang kanyang sustento kay Lula Damiana. So, bakit pa tayo magsusumiksik doon? Napakaraming naghihirap, napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong. Hindi lang si Lula Damiana. So, bakit hindi natin itry na maghanap tayo ng ibang matutulungan? Hindi ba mga ka-idol, mga kakalinga? Oh, tama po ba ako o mali? Diba? Tulad nga ng sinabi ko rin, kung talaga tayo tutulong ng bukal sa ating kalooban, kahit sino, kahit saan, hindi lang tayo tutulong dun sa sikat, dun sa trending, para makarami tayo ng views, para makarami tayong subscriber. Sabi nga kung talagang tutulong tayo ng bukal sa ating kalooban, maski na dun sa hindi sikat Diba? Kasi, porket ba sikat si Lula Damiana, yun na lang natin nakikitang tulungan. Yun na lang ang gusto nating puntahan, yun na lang ang gusto nating tulungan, kasi sikat. Eh kung bukal sa ating mga kalooban yung pagtulong, kahit dyan sa paligid mo, hindi mo na kailangan pumunta ng Bicol Region para makatulong. O diba? 80% ng ating mamamayang Pilipino naghihirap, nagugutom. Lumingon ka lang sa paligid mo, may nahihirap, may naghihirap, may nagugutom. Diba? Mga ka-idol, mga kalingap, sana naintindihan niyo po yung punto ko. Ito po yung reaction ko laang.
kung ako man po ay nakapagsalita ng hindi maganda sa lahat, sa inyo pong lahat na mga nasagi ng video kong ito, ipagpaumanhin nyo po. Sana po ay magising kayo sa aking mga sinabi. Sana po ay mamula tayo sa katotohanan. At saka dun sa mga taong mahilig magsalita, magdakdak ng pabigla-bigla, sana po maghulos-dili po tayo. Ang dila po natin walang buto, napakaliit lang. Pero pag yan po ay nagbigkas, nakakasakit ng damdamin, nakakadurog ng puso. Kaya sana po, bago tayo magsalita, isipin natin ang 10 beses kung kinakailangan 100 times kung ito ba ay tama nating sabihin, kung ito ba ay hindi makakasakit sa ating kapwa, lalong-lalo na sa katulad ni Kuya Bal Santos Matubang na tumutulong at dumadamay sa ating maralitang Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pong pagsubaybay. At nandito ako ngayon sa Tagaytay, nandito ako sa aking pwesto-pwesto. Ayan mga ka-idol, oh, ang aking mga paninda. Baka gusto nyong bumili rin yan sa akin, mga ka-idol, mga kakalingap. Oh. Mag-message lang po kayo. Pag-message lang po kayo sa aking official Facebook page. Ha? Pag-message lang po kayo sa aking official Facebook page, Leo's TV Mix Vlog. Pwede po kayong umorder sa akin yan at ipapadala ko po sa inyo sa LPC. So ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-idol, mga kakalingap. Naway palagi pong manatili sa ating mga puso ang pagbibigayan, pagmamahalan, at pagpapakumbaba. Huli, maraming salamat po. At pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. At huwag na huwag niyo pong kalimutan, siyempre, mag-subscribe at papindot na po ang notification bell para updated po kayo sa mga video post ni Kuya Leo. Bye-bye!